Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Lunes, unang araw ng tinatawag na Octave Easter. At sa ating pagdiriwang ng Banal na Misa, espesyal po nating hilingin sa Panginoon na manatili tayo sa Kanyang biyaya ng muling pagkabuhay. At maisabuhay natin simula ngayon, habang tayo'y nabubuhay, ang tunay na pagsunod at pagbabago na siyang bunga ng ating pakikipagkaisa kay Kristo sa Kanyang muling pagkabuhay. Isama po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nasa bingit ng kamatayan, ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa at hanggang ngayon ay nasa kadiliman pa. Alalahanin po natin silang lahat kasama ng mga humihingi sa atin ng panalangin at mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng mga ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Hesukristo ang kataas-taasan. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila. Sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga narinirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinangpako ninyo sa ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sasabihin. Hindi siya pinababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kaniyang katawan. Etong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kaniyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay magligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa aking patnubay.
Kahit gabi, diwa niya ang sa aki'y umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkiligin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalaw. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkiligin. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkiligin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aroma yung gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. Inutusan sila ng ganito ang ipinamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ang ikalawang araw simula nung mabuhay o muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus sa pagdiriwang natin ng kalendaryo ng simbahan ng panahon na kung tawagin ay Easter. At ang panahon na ito ay panahon ng pagsasabuhay ng bunga ng ating pakikiisa sa pagpapakasakit, pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus. Kung natatandaan niyo po, noong
February 14, di po siya Valentine's Day. Siya po ay Ash Wednesday. Tayo ay inanyayahan na samahan at maghanda ang ating, sa ating pagsama sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus upang makinabang sa muling pagkabuhay. Yan ang overall invitation ng simbahan sa atin ng panahon ng Kwaresma, buong panahon ng Kwaresma. At matapos ang banal na Sanlinggo at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, nandito na tayo sa tinatawag na muling pagkabuhay. At ano ang ibig sabihin nito sa buhay natin? Wala na dapat ang luma nating sarili na nasa kadiliman. Wala na tayo dapat doon sa panahon ng pagkatakot, panahon ng pag-aalala, panahon na nabubuhay pa sa kasalanan. Dapat ngayon ay sumasama na tayo sa bagong buhay, bunga ng ating pakikiisa sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung hindi tayo nagpakasakit at hindi rin tayo sumama sa Kanya, wala din tayong aasahang muling pagkabuhay. Huwag ninyong asahan na mababago ang inyong masamang ugali nang hindi naman kayo nagsakripisyo at hindi ninyo hiningi ang tulong ng Diyos para mangyari ito. Huwag ninyong asahan na kayo ay mapapapunta sa liwanag kung aayaw naman ninyong umalis sa dilim. Magtataka kayo o huwag kayong magtaka kung ang lumang ugali ay nandyan pa. In the first place, ang tanong ay, sinamahan niyo ba ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkapako sa krus hanggang sa siya'y mamatay? Ano ang ibig sabihin ng pagsama in the context of the invitation of Lent? Ang pagsama ay hindi salita lamang. Ang pagsama ay hindi lamang ang pagpuno ng obligasyon dahil inatasan tayong umattend ng Paschal Triduum o sumama sa Paschal Triduum. Ang pagsama, ang ibig sabihin, ay ang pagbabago ng ating mga priorities at mga pagnanais sa buhay. Ang pagsama sa ating Panginoong Jesus ay pagtalikod sa mga makasariling nasa, sa makasariling gusto, hanggang sa ito ay mamatay, hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na siyang ating ginugusto. At yan ang ating pinanghahawakan at pinaghuhugutan ng lakas. Kaya kung hindi ganyan ang ating paninindigan, walang kabuluhan sa atin bilang Kristiyano ang muling pagkabuhay. Wala itong pinagkaiba sa mga nagdaang araw kung saan tayo ay puno ng kasalanan. Hindi natin makikita yung ganda at bunga ng panibagong buhay dahil unang-una hindi naman natin ginusto at ninais na makaalis sa kadiliman. Paano tayo makakasama sa liwanag? It is not a magic. Huwag kayong maniwala. Or kung meron kayong false belief na ang bunga ng resurrection ay parang magic na mangyayari nilang sa atin nang hindi natin ginugusto at nang hindi tayo nakikikooperasyon sa Diyos, walang mangyayari, mga kapatid. Na ganun, unless ginusto natin at sindikap natin sa tulong at awa ng Diyos na mayroong pagbabagong mangyari sa ating buhay.
para makasama tayo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Hanggat hindi nangyayari ang ganyang conviction and realization, at hanggat hindi tayo humahakbang patungo sa panibagong buhay, huwag kayong umasa na makakamtan ninyo ang kapayapaan ng kalooban, bunga ng pakikiisa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kahit pa kayo'y lumapit sa sakramento ng kumpisal, pinatawad ng pari nitong mga nakaraang panahon, simula Lunes Santo hanggang bago muling mabuhay ang ating Panginoong Jesus, kung tinanggap ninyo yan at hindi naman ninyo sinisikap na mabuhay sa biyaya niyan, walang mangyayaring paglayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kahit pa ikinumpisal ninyo na kayo ay naiinggit sa kapwa, kahit pa ikinumpisal ninyo na kayo ay nangangalunya, kahit pa ikinumpisal ninyo na kayo ay nag-iisip ng masama sa kapwa, at walang pagbabagong isip at pagbabago ng sariling ninanais ninyo, walang mangyayaring muling pagkabuhay. Sapagkat ang muling pagkabuhay ay biyaya ng Diyos sa kooperasyon natin. At ganyan ang nangyari kina Pedro at kanyang mga kasamahan. Ang lumang sarili ni Pedro na itinatwa ang ating Panginoong Jesus at ang mga apostoles na takot bago ang muling pagkabuhay ay napalitan ng tapang na ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus dahil sa biyaya ng muling pagkabuhay sa kanilang kooperasyon, sa kanilang pagnanais na makawala sa dilim ng buhay. Ginusto nila na mangyari ito at hiningi sa Diyos. Hindi katulad ng mga Hudiyo na nagpapako sa ating Panginoong Jesus, na natili sila sa kadiliman ng buhay dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil sa kawalan ng kanilang paniniwala. Kaya nga, sa halip na mabago ang kanilang buhay, bunga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, kahit patotoo ito, ano ang kanilang ginawa? Binribe ang mga kawal para ipakalat ang isang kasinungalingan na bunga ng kasalanan dahil tumatanggi sila at aayaw nilang paakay sa Panginoong muling nabuhay. Wala silang pananampalataya, kaya nanatili silang walang pagbabago at nanatiling walang bunga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, Easter is a lifestyle. Isa po itong uri ng pamumuhay na kung saan tayo ay inaakay ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag, bunga ng araw-araw nating pakikiisa sa pagpapakasakit at paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Yan ang malinaw na paanyaya sa atin ngayong panahon na ito. At hanggat hindi natin ginugusto, hanggat hindi tayo naniniwala, hanggat hindi tayo humahakbang patungo sa liwanag, sa biyaya ng Diyos, huwag ninyong asahang magkakaroon ito ng bunga sa inyong buhay. Pero hanggat ginugusto natin at nagsisikap tayo na magbago ng buhay sa biyaya at awa ng Diyos, asahan nating makakahakbang tayo patungo kay Kristo. Tularan natin ang mga apostoles. Tularan natin si San Pedro at ang mga babaeng
nagmamahal sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang mga alagad, na sinikap, humakbang, patungo upang sundan ang ating Panginoong Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, upang makamta natin ang biyaya at maging mabunga sa atin ang biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus is not for faint-hearted, walang puwang. Sa ating Panginoong Jesus, ang pusong duwag at takot, samahan siya sa krus. Ang tunay na Kristiyano ay nakahandang magbata ng krus upang makinabang sa muling pagkabuhay. Yan ang hamon sa atin at patuloy na hamon ngayong panahong ito ng muling pagkabuhay. Idalangin natin na makinabang tayo sa biyayang yan. Bunga ng pagsisikap natin na pumunta sa liwanag at sundan ang ating Panginoong Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing, ngayong aming ipinagdiriwang, ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa pinagpalang na paririto,
pangalan. Hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghatihati niyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin.
nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari
ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo'y inihahina, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamisa. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ng piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paggalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2020. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya,
Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga tinghari at